Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Mexico, ang bansa na mayaman sa kultura, ancient ruins, iba't ibang mga lutuin, mga destinasyon, at marami pang iba. Kaya nabibilang ito sa top 10 most popular tourist destination sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng magandang ino-offer dito sa Mexico, ay may kasalungat din ito na napakalaking problema. Laganap na sa buong bansa ang iba't ibang krimen. Nangyayari ito sa anumang bahagi sa Mexico, kabilang na ang masikat na destinasyon. Ilan sa mga krimen na laganap na sa buong bansa ay robbery, pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, kidnapping, karahasan sa mga kababaihan, at marami pang iba. At kadalasan ay nagresulta ang mga ito sa homicide. Maaring ito ay pinamumunuan ng mga cartels o gangs. Maari ding solo itong ginagawa ng isang individual. Karamihan sa mga biktima ay mga kababaihan, katulad sa kwento natin ngayon. Ito ang kaso ni Patricia Martinez, ang notorious female serial killer sa Ecatepec, Mexico, na kung saan 20 ang mga naging biktima. Nagsimula ito sa taong 2012 hanggang 2018. Nagawa niya ang krimen kasama ng kanyang kasabwat, kaya binansagan din silang Monsters of Ecatepec. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kanilang kasamaan? At mabibigyan pa kaya ng karapat-dapat na hustisya ang mga biktima? Ito ang aalamin natin ngayon sa kwentong ito. Si Patricia Martinez ay ipinanganak noong 1980 sa Lázaro Cárdenas, Mexico. Lumaki siya sa mahirap na pamilya. Sa pagdadalaga niya, ay marami na siyang trabaho na napasukan. Ngunit sa taong 2008, sa edad na 28, ay nagtrabaho naman siya bilang waitress sa isang lokal na restaurant. Ang restaurant na ito ay sinasadya din ng mga regular customers ng lungsod. At isa na nga dito ay ang binatang si Juan Carlos Hernandez. 5 taon itong mas bata kay Patricia. Pinalaki si Juan Carlos ng kanya single mother. Ngunit noong bata pa si Juan Carlos, ay nagtanim na siya ng galit sa kanyang ina. Madalas siya nitong binibihisan ng damit pambabae. Madalas din niya nakikita noon na iba-iba na lang ang dinadalang mga lalaki ng kanyang ina sa bahay. Pinipilit din siya nitong panoorin niya ang pakikipagniig nito sa mga nobyo. At mas lalo lang siya nagalit dito nang wala din itong pakialam kung ano na ang nangyayari sa kanya araw-araw. Dahil sa childhood ni Juan Carlos, ay kinuha pala ang pagkabirhin niya ng isang babaeng caretaker o yaya niya noon. At wala man lang pakialam ang kanyang ina. Sa edad naman niya 10, ay nahulog naman siya mula sa hagdan at nagkaroon ng brain injury. Kaya simula nito ay malaki na ang pagbabago sa kanyang mentalidad o pag-iisip. Lumaki siya na isang agresibong binata. At noong 2008 nga, ay nagkakilala sila ni Patricia Martinez sa restaurant. Madalas na din silang nag-uusap hanggang sa nagkarelasyon. Pinaniwala naman ni Juan Carlos si Patricia na isa daw siyang hitman, kahit sa totoo ay hindi. Ngunit sa kabila nito ay wala lang pakialam si Patricia at ipinagpatuloy pa rin niya ang relasyon sa lalaking ito. Hanggang sa tuluyan na nga silang nagsama at lumipat sa Ecatepec de Morelos, Mexico. Ang Ecatepec ay isa sa may pinakamalaking populasyon ng bansa. Tinatansyang may mahigit 2 milyon ang naninirahan dito. At kabilang din ito sa mga most dangerous city sa Mexico, kung saan ang mga kababaihan ay namuhay sa takot. Sa loob ng 10 taong pagsasama ni na Patricia at Juan Carlos dito sa Ecatepec, ay nagkaroon naman sila ng 4 na mga anak. Nagbukas na din sila dito ng sariling negosyo. Ito ay ang pagbebenta nila ng mga RTWs, mga handmade na mga alahas at iba pa. Sa mga mata ng mga kakilala nila at mga kaibigan, ay isa lang sila normal na mag-asawa na marangal na nagninegosyo. Ngunit, ang hindi alam ng lahat ay may itinatago na pala silang lihim sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa taong 2012 hanggang sa taong 2018, ay may mga nabalita ng mga babaeng nawawala sa Ecatepec. At wala man lang nakakita na pumasok pala ang mga ito sa bahay ni na Patricia at Juan Carlos. Naging biktima pala sila ng mag-asawang ito. Isa na sa mga naging biktima nila noong 2012 ay ang 22 taong gulang na babae.
Naninirahan din ito sa Ecatepec. Pinangakoan nila ito ng trabaho bilang housekeeper. Kaya isang araw ay pumunta ang babaeng ito sa bahay nila ni Patricia. Ngunit pagpasok pa lang niya sa loob ay naghihintay na pala si Juan Carlos. Pinalabas naman sa bahay ni Patricia ang kanilang mga anak para hindi masaksihan ng mga ito ang kanilang gagawin sa biktima. Ang babaeng ito ay doon naman dinala ni Juan Carlos sa loob ng banyo nila. At dito ay kanyang sinaktan, pinagsawahan at sa kanya pintan ng ulo. Pagkatapos ay pinaraprasunan niya ang ibang mga parte at ibinigay niya sa kanyang asawa. Niluto ito ni Patricia at ginawa nilang hapunan. Una ay nagbalak pang magsumbong ni Patricia sa mga pulis. Ngunit tinakot siya ni Juan Carlos. Sinabi nitong kapag magsusumbong siya ay pareho lang silang mananagot at makukulong. Kaya dahil dito, pinili na lang ni Patricia na sumang-ayon sa gusto ng asawa. Ang isa pa nilang naging biktima ay ang 13 taong gulang na dalaga na kapitbahay lang nila. Ito ay si Los del Carmen. Anak din ito ng kaibigan nila ni Patricia. Pero pinili pa rin nilang ito ay biktimahin. Isang araw, nanghiram si Patricia ng gamit kay Luz. Ngunit hindi ito isinauli ni Patricia para si Luz ay pupunta mismo sa bahay nila. Kaya noong pumunta na si Luz kina Patricia para kunin ang gamit niya, ay hindi na ito muling nakalabas pa. Dahil inaabangan na din ito ni Juan Carlos. Pareho din ang sinapit ni Luz sa naunang biktima. At nanood lamang si Patricia habang pinagsawahan na ito ng kanyang asawa. At ulit, ginawa na naman nila itong sangkap sa mga lutuin. Wala man lang kaalam-alam ang mga anak ni na Patricia kung ano na ang kanilang kinukonsumo. Sa paglipas ng mga taon, ay mas lalo lamang nadagdagan ang kanilang mga biktima. Ang iba ay binibitag ng mag-asawa sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga ito ng mga damit at iba pa nilang mga paninda. Pumupunta ang mga ito sa bahay ng mag-asawa para makapili. Ngunit katulad sa iba, ay hindi na rin sila nakalabas pa na buhay. Ang iba naman ay binibiktima ng mag-asawa sa pamamagitan ng paglagay nila ng ads na naghahanap daw sila ng katulong sa bahay. Noong una, ay tutol pa si Patricia sa ginagawa nila ni Juan Carlos. Pero di nagtagal, ay nasisiha na din siya kapag may tinatapos sila. Ang napapakinabangan nila ng mga parte ay ginagawa naman nilang grilled steaks, karne asada, o di kaya ay hinahalo nila sa tamales. Ilan sa mga parte ay nilalagay din nila sa freezer, o di kaya ay binibigay nila sa mga alagang aso. Ang hindi naman nila napapakinabangan ng mga parte ay nilalagay nila sa mga balde at tinatabunan ito ng semento para hindi na makakalabas pa ang amoy. Ang iba naman ay tinatapo nila sa mga madamong lote o di kaya ay tinatapo nila sa mga ilog o sa mga sewage canal. Paulit-ulit nila itong ginawa hanggang sa taong 2018. September sa taong ito ay ang huli nilang biktima. Ito ay kakilala lang din ni Patricia na isang single mother. Ito ay si Nancy Noemi Huetron, may 3 ng mga anak. Binitag ito ni Patricia sa pamamagitan ng pagsabi niya kay Nancy na may available daw silang mga damit na pambaby. Kaya isang araw, iniwan muna ni Nancy ang 2 niyang mga anak sa bahay nila at pumunta siya sa bahay ni na Patricia para pumili doon ng mga damit pambata. Dala niya sa araw na ito ang bunso niyang anak. Sa kasamaang palad, ay ganun din ang sinapit ni Nancy sa mga nauna ng biktima. Ngunit, ang dala-dala nitong bunsong anak ay binenta naman ni na Patricia sa iba ding mag-asawa sa Mexico sa halagang 15,000 Mexican peso. Katumbas ito ng mahigit 50,000 Philippine peso. Sa paglipas ng mga buwan, ay dumarami na din ang mga pamilya naghahanap sa mga babaeng nawawala. At dahil hindi rin mahanap ng mga otoridad ang mga babaeng ito, kaya nagsariling imbestiga na lang ang mga ina nila. At nakumpirma na ang mga anak nila ay pareho palang may nakarecord sa cellphone na number ni Patricia. Kaya pinagdududahan na nila ang babaeng ito. Kaya dahil dito ay marami na rin ina ang lumabas at nagsasabing ang mga babae rin nilang anak na nawawala ay may connection rin kay Patricia dahil kaibigan at kakilala lang nila ang babaeng ito. Kaya inireport na nila sa mga pulis ang kanilang pagdududa. Simula nito ay under surveillance na ang mag-asawang Patricia at Juan Carlos.
October 4, 2018, ay nabutan naman ng mga pulis na lumabas sa bahay sina Patricia at Juan Carlos. Para lang silang ordinaryong mag-asawa sa araw na ito. Dahil si Patricia ay tulak-tulak ang isang baby stroller, habang si Juan Carlos naman ay tulak-tulak ang isang cart na may mga sako na animoy mga basura lang. Agad silang pinalibutan ng mga pulis dahil una nilang akala na ang dala-dala ni Patricia sa baby stroller ay ang baby na nawawalang babae na si Nancy Noemi Huetron. Subalit, nang kinuha na ng mga pulis ang kumot na nakatakip sa stroller, ay hindi pala bata ang nasa loob, kundi isang itim na supot at ang laman ay mga parte pala ng tao. Kaya agad nilang inaresto ang mag-asawa. Naaktuhan silang magtatapon pala ng mga ebidensya. Kaya inimbestigahan na din ang bahay ng mag-asawa at ang bakanting lote na pagmamay-ari nila na nasa Ecatepec. Natagpuan naman ng mga pulis dito ang 8 mga balde na puno sa mga tumigas na semento. Biniyak nila ang mga semento at bumulaga sa kanila ang mga human organs. Natagpuan din nila ang iba pang mga parte sa refrigerator at maging sa bakanting lote. Ang mga labi na natagpuan sa property ng mag-asawa ay pagmamay-ari pala ng 8 mga babae. Ilan sa mga ito ay ang mga babaeng nabanggit kanina at ang ilan ay hindi na pinangalanan pa. Sa kustudiya naman ng mga pulis ay hindi naman itinanggi ng mag-asawa ng mga paratang. Ngunit ang nakakagulat ay inamin pa ni Juan Carlos na hindi pala 8 ang nabiktima nila, kundi 20 na. Inamin din ng mag-asawa kung paano nila binibitag ang mga biktima, maging ang detalyadong proseso sa paggawa nila sa krimen. At maaaring hindi na matatagpuan pa ang iba pang mga labi, dahil ang ilan ay tinapon nila sa ilog at sewage canal. Ang iba naman ay binenta nila sa mga taong nagpe-perform ng religious ceremony o rituals sa Mexico. Ang ibang mga biktima ay hindi na napangalanan, dahil mismong si Patricia at Juan Carlos ay nakalimutan na kung sino-sino ang mga ito, maging kung kailan nila ginawa ang krimen. Ang naalala lang nila ay umabot na daw ito ng 20 at nagsimula sila noong 2012 hanggang 2018. Sa patuloy na pag-iimbestiga ay nahanap na din ng mga pulis ang mag-asawang bumili sa bibi ng biktimang si Nancy Noemi at naisauli na ang bata sa maternal na lola nito. Ito ang simula na binansagan ang mag-asawang Patricia at Juan Carlos na The Monsters of Ecatepec. Bago ang paglilitis ay sinuri naman sila ng psychologist. Inamin naman ni Juan Carlos dito ang mga karanasan niya noong bata pa siya. At ito ay nagsimula nga sa kanyang pabayang ina at sa babaeng caretaker niya noon na gumamit sa kanya. Kaya labis na lang ang pagkamuhi niya sa mga babae. Kaya konklusyon nila sa kasong ito, maliban sa motibong pagnanasa ni Juan Carlos sa mga biktima, ay dahil din ito sa matinding galit niya sa mga babae. Napatunayan naman ng psychologist na pareho silang dalawa ni Patricia na may mental disorder. Ngunit nakumpirma sa korte na kompetent silang dalawa na humarap sa paglilitis. Dahil ayon pa ng judge, ay hindi naman daw matindi ang kanilang kapansanan at alam pa rin nila kung ano ang tama at hindi. Una naman silang inilitis sa 8 lang na mga biktima noong April 2019. At sa katapusan ng paglilitis noong October 2019, ay napatunayan naman silang guilty. At dahil sa nagkapatong-patong na ang kanilang mga kaso, kaya mahaba rin ang natanggap nila na parusa. Sinentensyahan naman sila ng 327 years na pagkabilanggo bawat isa, o 654 years ang kabuuang parusa ni na Patricia at Juan Carlos. At dito po nagtatapos ang kwento ng The Monsters of Ecatepec na sina Patricia Martinez at Juan Carlos Hernandez. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.